What's up everyone? Welcome back to my channel. So for today's video ay babasahin natin yung post ni Aika Flores dahil napatawad na daw niya si DJ Luna. So I hope na magustuhan niyo ulit ang aking pagbabasa. So ayon nga sa post ni Miss Aika Flores na 4 hours ago lang no, ang kanyang post ay nagsasabi ng una sa lahat, maraming salamat po sa mga taong nagpaabot ng care, trust, and support sa akin. Sa inyong lahat, di ko man po kayo ma-replyan pero sobrang umaabaw yung puso ko sa pasasalamat para sa inyo. Clarification, Rimwell or DJ Luno, kung sakali mang nakalimutan mo yung edad mo noon, just to remind you, you're 21 years old that time and I'm 20 at yung sa abortion, magkausap tayo through call na text. Kasi in-interview siya kagabi ni Makagago. And nung tinanong ni Makagago about sa abortion, wala daw maalalang sinabi nun si DJ Luna. No? So ituloy natin ang kanyang post. And about depression, saktong-sakto rin naman lang kasi nanggaling akong operation last July 15 due to my ectopic pregnancy at kinakailangan kong operahan. Ngayon, nagre-recover pa ako tapos sinabayan pa ng story mo. So, let's not talk about depression, okay? Kasi kota na ako eh. Buti na lang pinanganak akong strong. Always thank you, gumaan na din yung pakiramdam ko kahit papano. Sincere ka man o hindi, balato ko na sa'yo yun. Yun lang naman ang gusto ko, yung aminin mong totoong statement ko. Kasi di ko naman kailangan mag-post para manira or hilahin ka pababa. Dahil kung gusto ko ng ganon, ignition days mo pa lang ginawa ko na. And to end this, I forgive you. With capital letter, no? Capital letter yung pagkakasulat niya dito ng I forgive you. And then tuloy natin yung story. Because we all deserve peace in our hearts. And despite of all the hardship and heartaches that you have caused me, I still thank you for giving me an angel. At para po sa magpakailanman, so nag-post din siya para daw sa magpakailanman yung palabas nga ni Madam Mel Chanko, no? Kasi dun pinalabas yung talambuhay ni Rimwell, aka DJ Luno, no? Na nagsasabi nga na puro kasi nung alingan nga daw yung kwento ni DJ Luno, no, sa magpakailanman. So, ang sabi niya dito sa post, at para po sa magpakailanman, sana po know the two sides of the story first and foremost bago i-air. You should have at least contacted me to inform me na may gantong storya na lalabas tungkol sa amin ng anak ko. Kung di ako nag-react dito, sirang-sira image ko. Yes, that's true. True story po, di ba? Bigay natin yung totoo sa mga manonood at sa mga taong sumusuporta, nagtitiwala sa show nyo. Yun lang po. Para po sa lahat, maraming salamat po uli. Hindi ko rin po gustong sumikat, kaya okay na po yun. Bigay na rin po natin yung privacy ng anak ko. Salamat po sa pagmamahal at paniniwala ninyo. Ang kanyang post ay 4 hours ago at tumabo na agad to ng 6,400 reactions, 1.3 comments and 1,100 shares. No, yung kanyang unang post ay tumabo ng 530,000 reactions, 201,000 comments and 500,000 shares. No, so sobrang sirang-sira si DJ Luno sa kagaguhan niya. So yun lamang ang ating vlogs for today. I hope nagustuhan niyo ang aking vlogs. If you like this vlog, I hope na subscribe to my channel, click the notification bell para lagi kayong updated sa mga showbiz news at sa mga kung ano-ano pa, no. If you haven't subscribe to my channel, like this video, give this video a thumbs up, and comment down your suggestions kung ano pa yung mga gusto nyong gawin ko for another day. So, thank you for watching. Bye-bye.